Naging parte na ng kabataan ang Nickelodeon cartoon shows at nung bata pa tayo ay mababaw na kwento lamang ang ating naiintindihan. Ngunit habang tumatanda naman tayo ay mas naiintindihan natin ang mga nakatagong mensahe ng bawat cartoons. Sa videong ito ay malalaman nyo ang pinaka nakakalokong mga teorya ng mga fans tungkol sa favorite nating cartoon shows kagaya ng SpongeBob SquarePants at maging sa Jimmy Neutron. Sigurado ako na magbabago ang tingin nyo sa show na ito. Kaya naman, kung interesado ka sa mga ganitong videos, i-hit lang ang subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga bago kong uploads. Siyempre, don't forget to like the video. Number 1. Sa cartoon show na Rugrats, pinakilala sa atin ang tunay na nanay ni Chucky sa isang Mother's Day special episode. Ayon sa episode na ito, namatay ang nanay ni Chucky nung sanggol pa lamang siya. Ngunit sa teoryang ito, ay hindi talaga ito ang tunay na nanay ni Chucky. At para sa kanila, si Diddy Pickles ang tunay na nanay niya. Kung inyo mapapansin, parehas ang itsura nila. Magkasundo-magkasundo ang tatay ni Chucky at si Diddy. At lagi naglalagi si Chucky sa bahay ni Diddy. Siguro nga ay dapat hindi masyado naglalagi na matagal si Stu sa paglalaro ng kanyang gamit. Sa tingin ng mga fans, ang pagkakaibigan ni Tommy at ni Chucky ay maaaring lalong lumalim kung malaman nila magkamag-anak pala sila. Number 2. Ang isang preschool show kagaya ng Blue's Clues ay paniguradong maraming theories galing sa mga fans nito tungkol sa contents, characters at mga kwento nito. Sa nga sa pinakasikat na theory tungkol dito ay ang role ni Steve sa show. Maaalala natin siya na lagi siyang may kausap na grupo ng maraming bata. Lagi siyang kumakanta at naglalaro ng mga pambatang laro. Ayon sa teoryang ito, ang bahay ni Steve ay isa talagang daycare at sa bawat episode nito ay tungkol sa pag-aalaga niya sa mga bata dito. Kaya pala ganito ang mga kilos ni Steve dahil siya pala ay isang tunay na preschool teacher. Yun nga lang, matapos ang ilang season ay napalitan si Steve ng ibang actor na pinangalan ng Joe. Ngunit hindi gaano itong pumatok sa mga manonood. Number 3. Isa sa pinakamalaking misteryo ng SpongeBob SquarePants ay kung ano nga ba talaga ang sikretong sangkap ng Krabby Patty. Ayon sa maraming teorya, ang sikretong sangkap ng Krabby Patty ay sinasabing alimango kagaya ni Mr. Krabs. At oo, pumapatay si Mr. Krabs ng mga kauri niyang alimango upang pagkakitaan ng mga ito at makabuo ng pinakamasarap na Krabby Patty. Ang teoryang ito ay nabuo dahil sa pangalan ng restaurant. Ang mga sikat na restaurant na alam natin ay Burger King at Taco Bell. At kung inyong mapapansin, konektado ang pangalan ng restaurant sa tinitinda nila. Kaya naman sa Krusty Krab ay siguradong may tinitinda silang crabs at yun nga ay ang Krabby Patty. Isa pa ang istruktura ng Krusty Krab ay mahalin tulad sa isang crab trap na ginagamit ng mga mangingisda upang makahuli ng mga alimango. Number 4. Isa sa pinakamalaking misteryo na iniwan ng show ng iCarly ay kung sino nga ba talaga ang tatay ni Freddie Benson. Isa na nga sa pinakakakaibang teorya na nabuo dito ay ang ama daw ni Freddie Benson sa show na iCarly ay ang bubuyog na si Barry Benson sa animated movie na B-Movie. Sa movie na ito ay bida ang karakter ni Barry Benson at meron siyang koneksyon sa isang tao na kahuwig ni Mrs. Benson sa show na iCarly. Ang teoryang ito ay sumikat at pabirong kinumpirma sa isang tweet ng actor na gumanap bilang Freddie Benson na si Nathan Kress. Number 5. Kilala si Butch Hartman dahil sa ginawa niyang Nicktoons kagaya ng Fairly Oddparents at Danny Phantom. Hindi lang style ng show sa magkapareho dito, kundi pati ang mga karakter mismo ng dalawang bida. Kaya naman dahil dito, nabuo ang mga maraming teorya. Sana nga sa mga teorya nito, ay nagsasabi na si Danny Phantom daw ay ang binatang version ni Timmy Turner. Ayon sa teoryang ito, matapos niyang gamitin ang mga power ng fairies, ibinago ni Timmy ang pangalan niya at ginawa niya itong Danny. Nagkaroon din siya ng mga kapangyarihan na makapunta sa totoong mundo at sa mundo ng mga patay. Kung inyong mapapansin, parehas sila ng itsura, ng hairstyle, at pati ang mga ugali, kaya madali talagang sabihin na konektado ang dalawang show na ito. Number 6. Panigurado ay marami na kayo naririnig na teorya tungkol sa show na ito. At ang show na ito ay ang SpongeBob SquarePants. Pero ngayon ay malalaman nyo ang pinakamadilim na teorya dito. At marami sa mga fans ang naniniwalang konektado o nakabase ang mga sikat na characters na ito sa 7 Deadly Sins. Si Mr. Krabs ay sumasailalim sa greed o kasakiman. Si Patrick naman ay sa sloth o sa pagiging tamad. Si Sandy naman ay sa pride o kayabangan. At Wrath naman o galit ang pinapakita ni Squidward.
lust o kahiligan ang pinapakita ni SpongeBob. Gluttony o katakawan naman ang pinapakita ni Gary the Snail. At si Plankton ay sumasailalim sa envy o pagkainggit. Sinadyaman ito ng writer o hindi, hindi natin maitatanggi na sumakto talaga ang bawat karakter sa Seven Deadly Sins. At ang mga ugali nilang ito ang madalas na nagdadala sa kanila sa panganib sa bawat adventure na kinakaharap nila sa show. Number 7. Ang Nickelodeon show na Rocko's Modern Life ay nakakalokong panoorin dahil meron itong magulong kwento at kakaibang animation. Walang matinong direksyon ng bawat storya nito. Lahat ay posibleng mangyari sa mga episodes nito. Ayon sa mga fans nito, ang mga creator ng Rocko's Modern Life ay may intensyon na gawin ito na pinakamalaswang cartoon show sa history. Meron mga matitinding eksena gaya ng restaurant Chokey Chicken, ang trabaho ni Rocko bilang adult phone line operator at ilang jokes na may double meaning. Number 8. Balikan naman natin si Steve ng Blue's Clues. Ayon sa teoryang ito, maraming karakter sa cartoon show ang naugnay sa drug addiction at isa na nga rito si Steve. Ang teorya ng ilang fans ay isa daw drug addict si Steve dahilan para makita niya mga kung ano-anong gamit sa bahay na gumagalaw mag-isa o nagsasalita pa ang mga ito. At sa sobrang high niya, meron pa siyang nakikitang kumakanta na mailbox. Meron pa mga pagkakataon na tumatalon si Steve sa mga paintings at drawings na para bang totoo ang mga lugar na yon. Nung dumating na nga si Joe, ay doon na dinala sa rehab si Steve at hindi sa college. Number 9. Bumalik naman ulit tayo sa pinakapaborito nating SpongeBob. Habang tumatanda tayo, ay talaga namang napapansin natin ang mga kakaibang lugar sa Bikini Bottom. Dito nakapagsalita ang mga isda at marami pa silang mga weird na kakayanan. Meron pang squirrel na gusto manirahan ng tuluyan sa ilalim ng dagat na ito. Ngunit paano nga ba nangyari ang mga ito? Isang teorya ang makakapag-explain ng lahat ng ito at ito daw ay dahil sa nuclear radiation. Marami sa mga building sa Bikini Bottom ay pinaniniwalaan na galing daw sa nuclear bombs at ang radiation naman na galing sa mga bombang ito ang naging dahilan ng mutation ng mga isda at iba pang sea creatures sa show na ito. Kaya naman dahil dito, nagagawa nila ang mga bagay na hindi normal para sa mga isda. Number 10. Si Jimmy Neutron ay talaga namang isang henyong bata na may kakayanan bumuo ng mga robots, maglibot sa kalawakan at gumawa ng kung ano-anong mahalagang imbensyon. Ngunit, ang lahat ng tao sa kanilang bayan ay hindi pinapansin ang mga likha niya. Kaya naman dahil dito, nakabuo ng mga teorya ang mga fans nito. Naniniwala sila na si Jimmy Neutron ay kagaya na nangyari sa Truman Show. Ang nasa likod ng buong Retroville ay ang mga gobyerno at pinapanood ng buong gobyerno ang bawat galaw ni Jimmy upang magaya nila ang mga magagandang imbensyon nito. Pinaparamdam nila kay Jimmy na nabubuhay lang siya gaya ng isang simpleng bata kaya nagagawa niya ang mga imbensyon niya ng malaya. Number 11. Si Timmy Turner ay hindi masayang namumuhay bago dumating ang kanyang mga fairies. Meron siyang pabayang mga magulang, nakakatakot na babysitter at mga striktong guro. Ayon sa isang sikat na teorya, hindi naman talaga nagkaroon ng fairy si Timmy at meron lamang iniresetang multiple antidepressants sa kanya. Si Cosmo at Wanda ay nagre-representa sa mga gamot na tinitake niya na Zoloft at Prozac at ito ang nagbibigay kay Timmy ng pag-asa at kaligayahan. Kapag inaabuso ni Timmy ang kapangyarihan ng mga fairies, ang totoong nangyayari ay inaabuso niya ang pag-inom ng pills at nagdudusa siya sa mga side effects nito. Number 12. Si Danny Phantom ay may kakaibang kapangyarihan at isa siyang superhero na lumalaban sa iba't ibang dimensyon. Ngunit, totoo nga ba ang mga ito? Ayon kasi sa isang teorya, ang lahat na nangyari pagkatapos ng pilot episode nito ay hindi na mga totoong nangyari. Si Danny ay nalagay sa isang coma at ang lahat ng superhero adventures niya ay parte lamang ng mga panaginip niya habang siya ay nasa coma. Number 13. Ang mundo ng Rugrats ay binubuo ng maraming seasons, future films at spin-off shows. At dahil nga sa dami ng kwento nito, ay paniguradong maraming teorya ang mabubuo ng mga fans tungkol dito. Sa mga sikat na teorya nito ay ang existence ng Rugrats. Ang teoryang ito ay isa sa pinakamadilim na teorya at ayon dito, ang lahat ng baby sa show na ito ay talagang patay na talaga. Ang tanging paraan lang para maging okay si Angelica ay ang imahinasyon niya na buhay pa ang mga ito. Pagkamatay ng mga baby na ito ay nakakalungkot dahil ang ilan sa mga dahilan kung bakit sila namatay ay dahil sa car accidents at pagkakunan. Mabuti na lang pinatunayan ng grown-up program na buhay pa sila at nasa maayos na pamumuhay.
So dito muna magtatapos ang ating video. So once again, maraming salamat at nagpapaalam, Dokumentador.